Welcome back to my channel TV, Mr. Romeo Dwi Joseph TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about Honda City 2006 automatic transmission. So, i-share ko lang sa inyo yung nangyari dun sa aking auto na Honda City. Ang nangyari ay sa kanya, meron siyang vibration kapag full stop. And then kapag tumatakbo naman siya, nawawala yung vibration. And then experience ko rin, nung magre-reverse ako, nginig ang todo niya. Then kapag tumapak tayo sa accelerator, nawawala naman siya. So, nagpunta ako sa mekaniko, pinacheck ko. So, unang suggestion niya is, palitan namin yung mga spark plug, yung mga coil pack niya. So, nagpalit ako nung coil pack at spark plug niya, yung apat na piraso. By the way, yung Honda City nga pala namin is medyo malayo-layo na yung natakbo. Nasa 146K na nung time na naramdaman namin yung problema na to. So, ang ginawa namin, after a few months, bumalik yung issue nung vibration na yun. So, ang ginawa pa rin namin, chinek na namin yung mga engine support ng sasakyan na to. So, sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ma-check ang engine support. So, by the way, bago natin i-play yun, i-share ko lang sa inyo kung ano ang kapag CVT ang auto mo, tatlo po yung ano niya, engine support. Meron siya sa engine, sa tranny, tsaka secondary sa transmission support. Kapag manual naman ang iyong auto mo, sa Honda City mo is apat siya. Okay, so susunod ko na dito yung kung paano nyo ma-check ang engine support, kung gaano kalakas kumalag yung makina. Okay, follow this video. Okay guys, so ito yung pag-check ng engine support kung sira siya o hindi. So buksan nyo lang yung makina, start the engine, then buksan nyo yung hood, then try nyo yung revolution. So makikita mo sa video ang lakas ng galaw ng makina. So ibig sabihin sira yung engine support. So sa Honda City namin, nung after namin mapacheck sa mekaniko, so tinignan namin yung, pinapalitan namin yung engine support. So confirm nga, sira yung pinaka rubber niya. So pinalitan na lang namin yung transmission support. Ang actually ang sira dyan sa City na yan. So after namin mapalitan, yun, na-solve na namin yung pag-jerk o vibration ng aming City from park to drive or park to reverse. So sana makatulong to sa inyo. Lagi nyong i-maintain sa sakin. So, sa case namin, 100K kilometer na yung tinakbo niyan. So yun, sa talagang palitin na yung engine support niya. So wag nyo na hintayin yung 100K. So kapag nararamdaman nyo na, palitan nyo na agad or check nyo muna gamit itong step na to. Okay guys, welcome back again. So nakita nyo na yung kung paano nyo ma-check yung engine support sa do it yourself. Kaya nyo gawin din sa bahay. So no need na pumunta sa mekaniko para makasave din kayo. So okay, share ko na rin sa inyo kung magkano ba ang inaabot nitong engine support. So pag sa kasa mo siya bibilin, yung isang piraso na nagwa-work 4,000 plus. So kung lalagyan mo siya ng with labor, 5,300. Pero syempre, doon tayo siya makakatipid, di ba? So meron namang replacement yan, mga branded like IR tsaka Jag. So nag-re-range siya ng about 900 plus per piece. So, pero kailangan natin i-modify ng konti, katulad nung Optimum brand. Yung butas niya hindi niya sukat, so medyo kailangan natin i-modify ng konti para magkasya. And then yung Jag naman, yung rubber niya need to grind a little bit para mag-swap. So yun lang naman ang magagawin nyo kapag bibili tayo ng replacement. Medyo ang laki ng difference niya from 4,000 to 9,000. So ang labor naman niya, wala pang 1,000 yun. Normally nagra-range from 500 to 900 pesos. Okay, so ang susunod ko naman sa inyong i-share, kung sakali naman hindi naman siya sa engine support, maaaring pwede nating makita ang sira sa CVT gearbox. So baka need lang ipareset yung ECU memory niya. So ang halimbawa, kapag nag-start up clutch, ang calibration information is lost. And sometimes the ECU defects,
the clutch. So nagpo-full engage siya, release position strongly. So isang possible yan kung bakit meron din ngarag o vibration dun sa transmission every time na mag-shift ka ng from park to drive or from park to neutral to reverse, sorry. So ipareset nyo lang yung ECU memory sa kasa. Okay, so some information para sa inyo. So kung magpapalit kayo ng gear oil, meron siyang CVT at saka ATF. So yung CVT applicable siya sa mga GD model 2001 to 2007, and then sa CT also from 2008 to 2019 CVT ang gamit niyan. Ngayon kung ang isa pa yung Jazz, Honda Jazz, gumagamit din siya ng CVTF, Honda GK from 2014 to 2019. So ang ATF lang is yung Honda GE from 2008 to 2013. So bakit ko siniyar to? Kasi kapag ang nilagay mo ay mali, like let's say ATF para sa ang kailangan, pero ang nilagay mo CVTF, medyo sensitive ang Honda pagdating sa ganyan. So mag-iingat din tayo sa paglalagay at make sure titignan natin sa manual kung anong tamang fluid or transmission fluid na gagamitin natin. So that's all for today. Thank you for watching and have a nice day. So don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. Bye!